Congrats to everyone. Good news po. No more lockdowns. Ayan. O, di ba? Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga Filipino. Ano? Sabi rito mga kababayan sa balita galing sa Manila Times. David ko, kahit yung kaso mga kababayan ay tumalon sa 9.3%. Almost double daw ng 5% set by Judas. But the government is unlikely to implement community kandado. Sabi ko sa inyo. Despite the sharp ano rise daw. Ayos? Ano niya, Mr. Marabillas? Pasyal-pasyal na? Pasyal-pasyal na po. You can now travel. Kami ni Mrs. Wala man kaming ano. Yung mga tao, sige doon sa amin. Siguro niya, may grower booster na. At finisher. Wala po. We are clean. Wala. At thanks be to God sa kanyang protection sa amin. Kung saan-saan kami nagsusuot dyan sa Metro Manila, twice na kami na nagano. Matahimik po and we are healthy. Why? We rely on the protection of our Father in Heaven. Ganun po. Have faith. He is the most powerful ano, God. Ask and you shall be given. Di ba ganun ang promise ng ating Panginoon? So, every day, nananalangin tayo, mga kababayan, for protection. Galing sa itong kinahintakutan ng mga tao sa buong mundo, sabi ng ating Panginoon, do not be troubled. Fear not. Huwag matakot. Pero huwag yung makibaka. Hindi ganon. Walang ganon. Huwag lang matakot. Fear not. Inaniwala kayo sa mga kwento-kwento nila. More than 2 years, lahat ng baryado, pinagdaanan natin, hindi man ako gumagamit ng diaper na todo-todo, laging nakauslito kasi hindi ako makahinga. Face diaper. Ha? Isinosuffocate mo yung sarili mo. Kaya nga may butas tayo dyan para makahinga tayo ng fresh air. Pagkatapos, tatakpan mo, iingayin mo yung hininga mo. Yan ang toro ng mundo. Do not conform with the world, sabi sa Word of God. Do not. Talo ka pag you conform. This world is controlled by the God of this world. Kontrolado po ito. At yung mga leaders ng mundo, hindi man sila aware. You see? So, sabi rito, I think the country now except China will go into general, I think no country now except China daw will go into general candado. I think we have now graduated from being the pandemonium to endemic na lang. Ito yung sinasabi natin mga kababayan noon pa. Live with it. In all ages po, kahit noong panahon ng... Di ba? In the ancient time, ganun na, may talagang may sakit. Bakit po? Nangyari na may sakit tayo dito sa mundo.
It is the consequence of the fall of man. Comes disease, corruption. Alam ba ninyo na yung sakit mawawala ya lang, mga kababayan, once tayo ay tawag dito, nandun na sa ano, nandun na sa New Earth, sa mga ano, biblical believers, they know kung ano yung ibig kong sabihin. No more tears, no more diseases, no more problems. Lachon will be ano, a thing of the past. No more. No more death. Kaya we have to ano, dapat masanay tayo. Nandito pa tayo eh. Sa mundo. Hindi. Naniwala kayo sa pananakot na ginawa nila para sila ano, makontrol tayo at yon, tumibak. Kaya gatong ng gatong. You see? So, sabi ni Job, no, we have to live with the, alam na ninyo, most of us are, anyway, tuklamano na daw. Ayun ang sinasabi natin. Ano pa man, hindi kayo naniniwala sa protection na binigay sa inyo? Kaya nga, yung ano, yung isang asosasyon ng mga Parent Teachers Association posing for ano, 100% para daw sa fall ano, face ano yon, fall face to face classes. Sabi ko, ba't din nyo kinukumplika yung simpleng problema? Yung mga believers po ng talks, di magpa-talks kayo, padubli ninyo, triple, gusto ninyo, 10 beses kayo, o araw-arawin ninyo, walang problema yan. Pero doon sa mga ayaw, huwag ninyong pilitin kasi bawal sa batas. Eh, paano naman na niya kung pwedeng gawa ng paraan kung talagang praning kayo? Di ba? But in fact, hindi man dapat ganoon. Pero kung talaga gusto ninyo na sigurado kayo at yung mga anak ninyo, kampante kayo, na hindi ma... Di yung mga ayaw magpa-talks, i-identify kung anong classrooms din sila or building. Di ba? Di ba yung mga eskwelahan, may mga building sila, marami. Or kung iisa lang yung building niya, pero several classrooms, then i-segregate nila, i-separate. Ito yung classroom. Para doon sa mga wala, ito meron. Di tapos ang ano, problema. Ito yung entrance. Many times, pinopropose natin ito. Diba? Ito ang entrance exit ng may, ng meron. Ito naman yung wala. Pero sa totoo lang, di man kailangan po. Ang dapat matakot po, yung wala. Tama? Sabi ko nga, ang problema, yung wala, hindi man takot kami. Hindi man kami takot. Ba't hindi kami nakabiyahe? Bawal kasi. Ngayon na hindi na bawal, so we travel. Sok-sok kami ng sok-sok kung saan saan. You see? So anong problema doon? Ang problema, yung may protection, yung takot, nawala sa katinoan kasi kayo. Yan kasi naniwala kayo doon sa mga eksperto na hindi man totoong eksperto sa health. Eksperto po sa ito. Eksperto, gumawa ng kwarta. Doon sila eksperto sa panloko. You see? O ngayon, pinaniwala kayo na may ano. Pagkatapos, mawawala din pala. You become dependent on them. O, tanong ko sa inyo, kumusta yung kalusugan ninyo? Most of you complaining na humina yung
Di ba? Kung ano-ano, yung iba, payat na. But oh, you are on denial. Bakit? Natatakot kayo natanggapin yung katotohanan na pumasok kayo sa isang eksperimento. So, nasa denial kayo ngayon. But anyways, decision ninyo yon, panindigan na ninyo. Pero wag nating ipilit doon sa ayaw. O ngayon, may mga nag-react po. Di ba niya nakipag-usap si President Bongbong Marcos doon sa mga health officials? At ipopost niya. Ipopost niya po, tama yon. But yung quotation sa kanya is wrong. It will not be mandated po. Ang term na ginamit niya, we will encourage them. Kaya lang pinagpipilitan ng mga believers po ng na it will be required. It will be encouraged. Encouraging is different from requiring. Pag re-require, it is mandatory. But if it is encouraged, then you will just be, informed of the benefits. Bala ka sa decision mo na ganon. So ito yung mismo ang nandito mga kababayan, basahin ko sa inyo. Problema kasi po, yung nagsusulat ng balita, ini-interpret nila on their own understanding. Yan ang problema po. Kaya nagkakagulo-gulo. Natatakot yung mga tao. So tama itong sinabi ni Duke, no? We live with it. Tigilan na natin yung kandado. So sabi dito sa balita, the plan is it will start opening up by August and then 100% by November. So, ganoon mga kababayan. Sabi rito sa balita, ito yung diferensya, yung pakasulat po. Pero pag pinakinggan po ninyo yung statement ng Pangulo, hindi po require, encourage. Pero yung sinulat dito, President Marcos, Bongbong Marcos Jr. has ordered mandatory first. What? Yan ang problema po sa mainstream media. Hindi kayo nakikinig ng maigi. So sulat kayo ng sulat. Yan tuloy. You see? It said that Marcos agreed to the proposal of requiring Filipinos to get the... What? Kita ninyo? So ang tama po ito na nasa unahan, mga kababayan. So sabi po dito, mga kababayan, yung totoong statement na pinalabas ni President Bongbong Marcos, that we will encourage them na tumanggap. Ganon. We have to explain, sabi niya. We have to explain. The best explanation we can have is that for the... na magkaroon niya ng dalawa. Good for the, sabi, protection nila. Ngayon, is that mandatory? Wala siya pong binabanggit na mandatory. Ang nagsabi ng mandatory, yung balita. consistent po yung sinasabi ng ating Pangulo during the campaign pa, sinasabi niya, because he is a believer ng protection. Believer siya. And so, ang sabi niya, kailangan na ipaliwanag natin kasi alam natin na may mga taong ayaw. O ngayon, in one interview, sinabi niya na yung mga ayaw, bibigyan din natin sila ng pagkakataon na hindi pagkakataon, kundi we recognize niya yung kanilang karapatan din, and we cannot deny them of the services of the government, halimbawa sa transport. Yun ang sinabi niya.
You see? Ngayon, yung agam-agam anya can be cured sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. But we recognize the rights to refuse kahit anya yung pasyente na mamamatay na has the right to refuse medicine. Napakalinaw po yun. So, kailangan yung ating Pangulo, mga kababayan, iiba natin yung paningin natin sa kanya sa nakalipas. I believe si President Bongbong Marcos, hindi siya mamimilit po. Hindi siya mamimilit. O ngayon, kung duda kayo at yung mga ayaw at limbawa, in the implementation of this, ginipit po kayo, ang gawin po natin, may Facebook page naman po siya. Lahat ng mga decisions niya, mga actions niya ngayon, pinopost niya po doon, ipakita ko po sa inyo. Ay, ito po, then, mag-comment po kayo sa kanyang Facebook page. Yung mga ayaw sa at yung mga anak ninyo, pinipilit, i-report ninyo directly doon sa page mismo ni President Bongbong Marcos para mabasa niya personal at makarating sa kanya agad-agad yung inyong mga reklamo. Yung paglabag sa inyong karapatan, yung pagsunod ng mga authorities tulad ng nakaraang administrasyon sa batas mismo, because there is a Republic Act. It is not mandated. It is not. It is only encouraged. So, I think, malaki yung pagkakaiba sa prinsipyo, mga kababayan, ng ating bagong Pangulo sa nakaraan. Yung nakaraan po, matindi yun. Alam na ninyo yung experience ng mga mamamayang Pilipino pagdating dito sa hindi na sinusunod yung batas. Kaya galit si Gubgwen. Oh, ngayon, tapos na sila, wala na. Tuloy yung ordinance ni Gubgwen. Tuloy yung implementation. Di masaya yung Cebu ngayon. Kasi wala na yung mga asungot. Sabi rito po sa page mismo ni President Bongbong Marcos, ito yung meeting niya with the Health Department. Habang masosi at maingat ang pagpili sa susunod na magiging kalihim ng kagawaran ng kalusugan, ating tinipon ang mga kasamahan natin mula sa DOH, IATF at PhilHealth upang masiguro na ang pag-talks daw at grower booster ay tuloy-tuloy at lalong inilalapit sa taong bayan. Niya, Mr. Maravillas, di ba niya tuloy? Tuloy po! Hindi ko man sinabing hindi tuloy. Tuloy po yung tuklawan. Pero wala man sinabi na imamandato ko, you are all required. Lahat, walang hindi. Hahantingin kayo doon, babahay-bahayin. At you cannot refuse, aaristo rin kayo. Wala man ganun. Yung previous administration, ganun po. Iakyat bahay nga. Gagamit daw ng mga pulis. Hindi man nangyari po. Lahat man lang po yun na mga kababayan buladas para yung taong bayan ay magsipag tawag dito, magsipag unahan papunta doon sa tuklawan. Sabi ko po sa inyo, ang posisyon ko malinaw. Yung believer po, you go. Yung ayaw, huwag din yung pilitin. The freedom, yun ang ninalaban ko doon.
the freedom of choice should be respected. This is our life. Ang gobyerno po, or anyone from here, wala silang kinalaman sa buhay natin. Wala. Ang nagbigay ng buhay natin, yung ating Panginoon. At siya lang ang may karapatan na kumuha ng ating buhay. At tayo may karapatan to protect our life. If you believe na yung bagay na yan could endanger your life, then you have all the right to resist. Dama? Yung kwan po, hindi man naka, ano? Ang daming na disgrasya pa rin. So, ang ibig sabihin, no? Yun man lang po, mga kababayan. Baka gusto lang ninyong itry itong ating product, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuhan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Wow. Sa mukha naman po, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. At yung mga, ang tawag dito, cancer patients, baka gusto ninyo itong itry, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Yan. Gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Ayas, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.